I'm here today to show you how to easily tie a lemongrass. First thing first, dapat mahugas tayo ng kamay and we're done on it washing our hands. And then next, ito na yung lemongrass natin, guys. So, yung unang gagawin natin is to remove the unnecessary leaves. Ang gawin natin. Yung mga hindi ano, yung mga tuyo. Okay, sir, back. So, after tanggalin natin yung mga unnecessary leaves at saka yung mga dumi, next step is hugasan natin yung lemongrass. Much prefer ko kasi, guys, kung nakasubmerge talaga yung grass, yung lemongrass, para sure natin ano, malinis talaga. Kasi kapag ispring ko lang natin yung tubig, hindi masyado matanggal yung ano, mga dumi at saka yung mga kung ano-ano pang mga maliit na mga ano, likabok. So much better talaga na if isubmerge. Para sure tayo, every time we prepare our lechon, or ini na menu na paggagamitan ng lemongrass, sure tayo malinis, guys. Go. And then next, guys, next step is ano natin yung head ng ano, yung sa may root area ng lemongrass. Medyo dudrugin natin ng konti. Para yung purpose kasi niyan, para yung amoy ng lemongrass, kahit yung back lang part ng knife, pwede will do yan. Para yung ano, aroma at ang amoy ng lemongrass papasok sa loob ng ano, lulutuin natin ng lechon or yan. Pwede din naman hindi i-drugin, guys, pero kasi ako, kapag prepare ako ng lemongrass, gusto ko yung ano, drug yung ano, para lalapas talaga yung ano, yung magandang amoy. Pangtanggal lang sa at nagpapasarap din ng ating lutuin. So, after we, ano, chop the, ano, the head of the lemongrass. Our next step, pwede din natin i-cut yung ano, yung mga excess roots na hindi na isama sa paglinis ng tanglad. Kasi minsan dito sa dulo, merong mga ano. So, using our knife, we will cut this one. Yung mga excess roots. At in this way, ginalabas natin yung ano, amoy ng tanglad kapag kinakat natin. So after natin makat yung mga extra roots, proceed na tayo sa pagtatay ng lemongrass. So, marami kasing klase yung pagtatay ng tanglad, pero depende naman sa gusto nyo. So, kapag lechon manok at lechon baboy, mahaba yung ginagawa namin para kapag tulad nito, para once inilagay sa loob ng manok, kapag ginanyan mo, ano siya, makasave ka ng tanglad at saka ano, inihila na yung manok palabas at saka mabilis ano, punin. So, next is, pakita ko na sa inyo, kuwata ng tatlong piraso, 3 or 4, depende po sa size ng ano, lemongrass. So, yung pagkagawa niyan is, ilagay mo yung roots niya, magkabilaan, ganyan. So, depende na lang sa haba na gusto mo. So, kapag nilagay mo ng kabilaan, ganyan, yung gagawin natin is, titwist natin
yung leaves, ganyan. Habang niro-roll, tinitwist. Ayan. Tapos, is secure a knot here. Tie mo. And then, sa kabilang side din naman, ganyan din. Rotation, habang nag-rotate, ikot mo rin yung leaves. Ganyan. Tayo nagtatanong, nag-question, bakit kung kami yung tatali ng tanglad, bakit napuputol? So dapat, supposedly, kapag nag-tie ka ng tanglad, it should be naka-air dry siya for one night or kahit mga 6 hours para medyo matigas yung leaves. Tuyo na siya. Pero once na fresh na pag-harvest sa inyong taniman, kakakuha lang tapos gagawin nyo ng tulad nito, for sure, makuputol yan. Kung hindi kayo marunong mag-tie, sigurado makuputol yan. Ito kasi kahapon pa ito na harvest, naka-air dry na, so medyo matigas na yung dahon, hindi siya nakuputol. So I'll show you again. Ito, medyo malaki siya. Pwede na to sa isang side at saka ilagay natin on the other side. Yan. Pwede na ilagay. Depende kasi sa gusto nyo kapal. O, ito. Lagay natin yung ganyan. Kabilaan. Paglagay kabilaan. Start sa isang side. Ganyan. Rotate. Tapos twist. Tinitwist yung dahon. Ako nang rotate. Papuntang gitna. Ganyan. And then, tali mo sa gitna. And then, on the other side. Ganyan. Rotate natin. Ganyan. Parang naglalaro ka lang, ayan. Tape natin. Ayan. And then, tali mo sa gitna ulit. And then, hilayin ng konti. And then, ayan. So, ito na. Pwede sa lechon manok, lechon lechon belly, and then, lechon baboy. So, gawa ulit tayo para okay. If maliliit, pwedeng ranihan nyo. Pwede na ganito. Ayan. Tapos, sa kabila. Ayan. Again. Ito. Ganyan. Ganyan lang kabilis, guys. Ayan. And then, roll, twist. Ayan. Habang tinitwist at tiniroll mo, medyo pahila, guys. Para ano, yung pagkatalis, ano siya, secure. Ayan. And then, kung maliit na lang yung natira, magtira ka ng, ano, na pwede, para, ano, pwede mo siya itay. Tapos, sa kabilang side naman tayo, ganoon din. Ayan. Ayan. Kung gusto niyo medyo malinis tingnan, pwede mo din naman putulin yung mga excess na ano, maliliit na part ng dahon. So, nakagawa na tayo ng pot, guys. So, last, para marami akong mag-demo sa inyo, para mabilis niyo makuha. Ayan, i-balance na lang, guys. What important is, dapat balance lang. Yung pag-ano niyo, yung magkabilaan, dapat balance. Ayan. At saka, depende yan. Depende yan sa pag-adjust kung anong gusto niyo haba ng tanglad. Kung gusto niyo mahaba, dito. Pero hindi na-advisable na. Masyadong abot na yung dahon kasi dito na area, malambot na ito. So, more or less, mga isang dangkal kanyan. Tamang-tama lang yan. Ayan.
And then next is Zaks, native lechon, baboy, and lechon manok, ito po yung way na ginagawa namin kung paano po kami tumali ng lemongrass. So, depende naman yan sa inyo kung gustuhan nyo or kung meron kayong sariling diskarte kung paano nyo gawin. So guys, thanks for watching. So, please hit like, share, and subscribe for more videos. Thank you guys!